depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano baligtarin yung sitwasyon? Kasi alam ko, karamihan sa inyo, kayo yung nakakamiss sa ex nyo. Pero dito sa pagkakataon na to, babaligtarin natin siya. Okay? So, imbis na kayo ang makamiss sa ex nyo, ang mangyayari ngayon, yung ex nyo yung makakamiss sa inyo. Gagamit tayo ng strategy. Ito, alam nyo na to. Pero i-emphasize ko lang, radio silence. Anong ibig sabihin nito? Radio silence, no social media. Okay? Within 15 or 30 days. Bahala ka kung anong diskarte gusto mo. Pero for me, mas applicable ang 30 days kung minsan. Ang kailangan mo lang gawin is just, you know, hindi ko naman sinabing deactivate your account. But yes, you can do that. Pero para sa akin, mas applicable kung yung Facebook account mo is hindi mo talaga siya i-off. It's just, hindi ka lang magma-myday. Hindi ka lang magpo-post. As in, stagnant lang siya. Kung paano mo siya iniwan ng November 1, ganun mo rin siya babalikan ng December 1. Parang ganun kasimpleng strategy lang yan. And then, next strategy, ito ang pinaka-importante. You know, kailangan mo ng tulong ng kaibigan mo. Tulong ng kaibigan, tulong ng pinsan, o tulong ng kanino man. Ito yung madalas nilang iniisip eh. Gusto nila na i-block na yung ex nila para hindi na makausap yung mga friends niya. Ganun eh. Madalas nilang ginagawa yun eh para hindi na sila makonect pa, makausap pa. Mali. Dapat yung ex mo, nakakausap niya yung friend mo. Or yung pinsan. Or kung sino mang tao na pwede niya makausap about you. Bakit sobrang importante nun? Kasi we want to give the information doon sa ex mo na your life is improving. Na merong improvement sa buhay mo. We just want to implement it inside the mind of your ex that there's something like improvement sa life mo. Like, sasabihin lang ng friend mo, halimbawa, kinamusta ka, kamusta na si ano? And then, ang sagot ng friend mo is, yeah, he's actually doing well. Ngayon nga, nag-exercise siya. Tapos, aaral siya, and he's so happy every time na nagkikita kami. I'm not saying na mag-lie siya, it's just, I'm giving you the technique how to do it in a very well manner. We just want to inform our ex na we are living our lives very happy, and we are enjoying it. We are being happy, going to church, improvement, you know, everything about that kind of happiness is actually happening to our lives. That we are not anxious. You know, ganon. Yun yung gusto nating ma-inform sa ex mo. So you will become more mysterious. At doon mo mababaligtad yung sitwasyon. And then wag ka muna mag-post. Para wala siyang may stalk sa'yo. At kapag in-stalk ka niya, through your friend. At yung friend mo, magsasabi yan ng kung ano-ano. At yun yung iisipin niya na totoo. Kasi mas pinaniniwalaan ng tao yung tungkol sa isang tao kung itong isang tao na to ay galing sa isang tao. Okay, bibigyan kita ng sample. Example, nagyayabang ka. Pinagyayabang mo na magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-aral, marami kang pera. You know, kung sinasabi mo sa akin yan, okay, you're good. Okay? Or pinagyayabang mo na walang iwanan sa ere, bro, pag magkasama tayo. Okay, you're good. Pwede kitang paniwalaan. Pero alam mo ba, mas paniniwalaan ko yung mga attitude at skills mo na yan kung hindi ikaw ang nagsabi. Kung ibang tao ang nagsabi, kung friend mo ang nagsabi, mas paniniwalaan ko siya kaysa sa'yo. So that's it. I'm gonna believe that guy rather than believing you. So kung talagang nagse-self-improve ka, hindi mo kailangan sabihin yun sa kanya. Hayaan mong yung ibang tao yung magsabi nun sa kanya para mas powerful at mas may impact psychologically. Kasi psychologically,
alam mo yun, hindi pinagyayabang ng friend mo yung dating eh. Ang dating, binibigyan ng friend mo ng accurate information itong ex mo na yung life mo is gumaganda at umaayos. That's so simple. Dalawa lang, okay? No social media, just for 15 or 30 days. I mean, pwede ka pa rin naman mag-FB, but, you know, let your FB or Facebook just be stagnant. Hayaan mo lang na maging stagnant yan. Kahit di na ganong gumalaw yan. Then, kapag i-reach out niya yung friend mo, paki-inform yung kaibigan mo na you are okay. Pakisabi sa friend mo na, you know, I'm okay, I'm fine. Pakisabi pag nagtanong siya, ganito, ganyan, ganun. I'm doing well. And then, the mystery will start after that. That's so simple. Okay? So, if you want advice, and I know you need an advice, because you have multiple questions na alam kong hindi pa nasagot sa isip mo. So, I'm always here for you, okay? And Coach Kim is here as well. So, you can talk to us and you can book an appointment for one-on-one coaching. Just search us on Facebook, Philippine Dating Coach. Thanks for watching.